Jesus, aming may kumpi. Akitin ang puso namin ng grasya mo'y kamti. Aming panalangin, laging ang inip ang puso namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating sagradong Eukaristiya ay pagunita kay Santa Agata. Santa Agata, dalaga at martir, birhen at martir. Siya ay modelo natin ukol sa pagkadalisay ng buhay para sa Panginoon at katapangan, lakas na loob upang ipahayag ang pananampalataya sa lahat ng mga taong ibig pakinggan ang Diyos. Ngayon din, unang Biyernes sa buwan ng Pebrero, ang, di ba, kabanal-banalang puso ni Jesus sa buwan ng mga puso. Muli, ipahayag natin, ipadama natin, ipakita natin ang ating pagmamahal sa Poong Senyor. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na si Santa Agata ay manikluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin dahil siyang iyong kinalulugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan. Sa aming Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila
nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan, sapagkat maaaring kayo may dumanas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay, at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Hesukristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Iingatan ako kapag may bagabag. Sa banal na templo'y iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Salitang mula sa Diyos kapag isinasalob ay mamumunga ng lubos. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus. Sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya't nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias. Siya'y propeta, katulad ng mga propeta nung una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko.
Si Herodes ang nanghuli, nagpagapos, nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito, asawa ni Pilipe na kapatid ni Herodes. Ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito. Ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal. Kaya't ipinasasanggal lang niya, gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis niyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes ang kanyang sa kanyang kaarawan, ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyan si Herodes at ang mga panuhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang ina, ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis na nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalihin sa kanyang ulo ni Juan. Sumunod ng bantay at pinugutan si Juan. Sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman yon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalita nito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Ngayong unang Biyernes, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya at pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nagpapasalamat tayo sa ating dakilang Panginoong Jesus. Nabalitaan ninyo ang mga eksperto nagsabi, ang Kapaskuhan at ang traslasyon batay sa kanilang pag-aaral, hindi tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa National Capital Region. Nag-level up pa nga at sa kasalukuyan, bumababa pa ang positivity rate, ang reproduction rate sa National Capital Region. Below 1 ang positivity rate, 3.8 ang standard ng world. Pasensya na po sa mga statistika at mga datos. Alam ko po kayo, hindi po mga siyentipiko, pero kinakausap ko po yung mga naniniwala sa agham. Ang dapat hanggang 5% lang mas mababa. Mga kapatid, noong ikasyam ng Enero, daang-daang libo po tayo. Papasalamat po kayo, ako sa inyo, sapagkat nag-inobserbahan natin ang mga
protocol sa kalusugan. Nag-face mask, face shield, physical distancing po tayo. May ginawa po tayo. Nung gabi noon, sinabi ko lang, nagtitiwala ako sa inyo. Kailangan natin ipadama ang ating debosyon. 9 ng Enero. Napakadami po natin. Yung iba hindi naintindihan ang ating ginagawa. Sinabi, super spreader! Nagtiwala lang ako sa Panginoon. Tahimik lang ako. Ngayon, mga eksperto nagsasabi, hindi nila masabi. Totoo, may disiplina tayo. Ngunit ito ay sinasabi ko sa inyo, milagro ng Poong Nazareno. May intervensyon ng langit. Isipin mo na lang, hindi mo laban sa lohiko, 100,000 tayo at hindi tumaas ang kaso ng COVID-19, paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Paano mapapaliwanag? Paano matatago ito? Ito ang ating handog sa kasaysayan ng mundo ngayong pandemya. Ang milagro ng Poong Jesus Nazareno, palakpakan natin siya. Ako po'y namamangha at nabibighani. Ito po'y patuloy po natin. Huwag po tayong magyabang. Matapos po ang pandemya, bumaba pa yung mga kaso. Sa Maynila, bumababa na sana sa buong Pilipinas din. At yung variant na galing pang United Kingdom, matapang po yun, mapanganib yun. Sana po hindi kumalat. At maisawalat yung bagong variant na panganib. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos, tungkol ito sa ating Panginoong Kristo, unang pagbasa, sulat sa mga taga-Ebreyo. Paalala po sa atin ng may akda ng sulat sa mga taga-Ebreyo, unang linya niya, sinabi niya, magmahalan tayo bilang magkakapatid kay Kristo. Magmahalan po tayo bilang magkakapatid kay Kristo. Yan ang ating pagtanaw ng utang na loob. Yan ang unang linya at ang huling linya. Si Jesucristo ay pareho noong kahapon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Si Jesucristo, siyang noong unang-una pa, ay siyang ngayon, ay siyang magpa sa walang hanggan. Hindi tayo iiwanan ng Poong Senyor. Hindi siya magbabago sa pagmamahal, pagkalinga sa atin. Yan po yung ating unang pagbasa. Sa ating Ebanghelyo po, ayon kay San Marcos, naging sikat na sikat na itong si Jesus. Wala, tumaas ang popularity rating niya. May mga nagsasabi, may pumunta kay Herodes. May nagsasabi, siya si Juan Bautista. Pinapatay po ninyo, ngayon muling nabuhay. May nagsasabi naman si Elias. May nagsasabi naman isa sa mga propeta. Pero mga kapatid, medyo mababago itong kan. Magdi-detour tayo, dapat nasa highway tayo. Yung highway natin si Jesus. Magde-detour po tayo. Mapupunta po tayo sa side street, sa iskinita. Ito kasi ang ebanghelyo. Dapat kasi patungkol sa ating Panginoon Jesus. Ito kasi si Herodes.
Hindi iniisip si Jesus. Pinag-usapan si Jesus. Ang sabi niya, oo nga, siya si Juan Bautista na aking pinapatay, pinapugutan ng ulo. Ngayon, yung kwento ukol sa pagpapatay niya kay Juan Bautista, ang patron po natin, ang pintakasi natin, ang gabay at patnubay. Wala po akong pinapatamaan, pero may maldita dito. May maldita. Si Herodes, mahina ang kasalanan niya sa laman. Alam naman niya yon. Masama talaga. Kinuha niya ang asawa ng kanyang kapatid na si Felipe at kinakasama niya si Herodias. Di ba masama yon? Eh, wala naman iba, takot. Eh, mapagsasabihan mo ba yung hari? Eh, mamamatay tao yan. Ang naglakas loob lamang ay si Juan Bautista. Hindi naman tama na kunin mo naman ang asawa ng kapatid mo pa. Kapatid mo pa. At kinakasama mo, ano ka ba? Eh, yung babae, napakamaldita. Nako, kung paano sila magplano ng pagpapatay. Alam niyo ba, hindi lang, yung iba, babarili na lang yan, tapos na. Tingnan mo yung pagkamaldita nito, yung paghihigandi. Nako, hinintay pa yung parang pinapanood yung drama. Ha? Yung kanyang paghihigandi. Sana po, wala po sa ating maldito o maldita na ganyan ang pag-iisip. Gusto yung pampubliko, yung ingranding pagtitipon. Ahahaha! Ang aking paghihiganti! Pagpaplanuhan ko! At ang kasukdulan nito, yung kanyang kaaway, pinugutan ng ulo, at nilagay sa isang pinggan upang makita ng lahat. Ginamit pa niya yung kanyang anak na magaling sumayaw. Kinasangkapan pa niya. Ganyan ba tayo mag-isip? Magpapapatay ka ng tao? Yung paghihiganti mo? Napakadilim, napakadumi, napakaitim. Kung ganyan ka mag-isip, maldito o maldita man. At dinala sa kanya, palagay ko, kinakausap-kausap pa niya. Oh, ano ngayon? Yan ang kanya. Parang sa drama natin. Ano ngayon? Sasalita ka ba? Ganyan ba tayo? Pasensya po na, na-detour po tayo, napunta tayo sa Iskinita. Bumalik tayo sa, napunta tayo ng Raon. Bumalik tayo sa Quezon Boulevard. Kay Jesus. Si Jesus, hindi nagbabago. Siya, nagmamahal noon, ngayon, at magpa sa walang hanggan. At siya, ay inihanda ni Juan Bautista sapagkat si Juan Bautista nag-alay ng buhay. Meron po tayong santa sa araw nito, si Santa Agatha Martir. At si Jesus nag-alay ng buhay. Dalisay siya katulad ni Santa Agatha. Hindi nag-iisip ng masama. Hindi po malisyoso. Hindi po malisyosa. Hindi po maldito. Hindi po maldita. Linis-linisin naman natin ang ating pag-iisip. Ang inyong pagkagalit. Ang inyong kagustuang maghiganti. Tama na po, ah. Tama na po, ah. Okay na ba? Muli, ngayong unang Biyernes, tinitipon natin ang ating lakas bilang isang malaking komunidad, nagpapasalamat sa kanyang milagro. At ngayon, bawat isa sa atin,
may kahilingan, ipagdasal po natin ang kahilingan ng bawat isa. Mahirap po, pero tayo naman magdasal, magtulungan, tayo magkakapatid na nagmamahalan. Panginoon, pakinggan niyo po ang aking inilalad sa inyo, gayon din ang katabi ko, at napakadami namin. Naniniwala po kami sa tulong ni Maria, sa tulong ni San Jose, sa tulong ni Santa Agata, sa tulong ng mga santo na tumutulong tuwing may pandemya, lalong lalo sa San Roque. Nawa, kami nagtitiwala, aming inilalahad sa inyo, paboran po niyo kami. Humihingi kami ng milagro, malaki man o maliit, mula sa inyo ang aming Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, magiging matagumpay lamang ang ating pakikipaglaban sa puwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa pananalangin. Ang ating itutugon po, Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan, naway maging matapang ng mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo ng katotohanan, manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong lahat, naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na puwersa na siyang umalipin sa tao, manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong mga Kristiyano, naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala, manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Makalangit na Ama, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng katapangan na manahan sa iyong presensya sa lahat ng araw. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabi nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Agata. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si Santa Agata ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas kundi dahil sa iyong bigay na lakas kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Ilang sandali ang ating ilaan at ipagdasal natin ang lahat ng mga namatay sa kapanahunan ng pandemya. Sumalangit nawa silang lahat. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa imbuhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ang ating Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol Santa Agata, San Sebastian, San Aloysius Gonzaga, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng nakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagalingin, hirap ay maawa.
sa kaharian niya, araw ng bagong silang lugar ng higaya. Makinig si Maria at si San Jose, anghel na masasaya, apostol na dose. Oo, Senyor, purihin aking nasa trono, kanyang alay sa balid, Bima Nazareno. Si Jesus at ang puso'y kay saya, inanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya, pagkain kanyang bigay, umunyon tayo. At ang puso'y kay saya, tinanggap ko si Jesus. At ang puso'y kay saya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ang katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Agatha sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga paalaala. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Inuman ang nabubuhay para sa sarili naman. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa sa isa't isa't
Maraming salamat po sa inyong pagtulong. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, 2019 o 2018, maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Idaraos po ang pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong mga nakaraang Palm Sunday. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 17. Ito po ay susunugin sa February 16 pagkatapos ng huling misa sa hapon. Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Pakihanda din po ang mga contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na mga may karamdaman, dingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigding maraming gumaling dahil sa pagkatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay nilulahati na dyan sa langit na nanalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinainga sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at inyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala nila ang mga pangako nila nung sabi niyang na ikaw ang iibigin at pag-iling karambi ng Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Araw-araw po ako nagbibigay ng ulat sa inyo. Patuloy po tayong magdasal. Pababa na po yung mga kaso, mga infeksyon. Sana po wala pong mamatay. Patuloy po ang ating mga taimtim na panalangin. At ang variant naggaling pang United Kingdom, huwag na pong kumalat, huwag na pong lumaganap sa ating bansa. At marami pa rin ang nahihirapan yung ating ekonomiya, lumiit at tayo ay naapektuhan. Patuloy po ang ating pagbibigay ng soup kitchen sa mga komunidad at ayuda sa mga individual na nangangailangan. At mamayang hapon, pupunta po tayo dito sa Payatas, Quezon City upang ang inyong mga kagandahang loob na ibinigay pararating po natin sa kanila. Salamat sa inyong mga cash contributions ang mga nagbigay kahapon. 8 packs hostia, 8 sacks of rice, 25 kilos, 6 boxes noodles, 3 boxes sardines, 4 boxes used clothes, 8 bags used clothes, 13 plastic bags used clothes. Salamat po sa inyong kabutihang loob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.
Ligtas mo kami sa kasalanan. Ang gusto kinamatayan ay sabisag ng aking kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Oh.